kaibigan na si James Bagsik ng James Bagsik Video. Ngayong araw ay rumating na po itong ating Monin pump. Ito po ay para rito sa Monin bottle, which is ito ay mga flavor para sa coffee. So medyo komplikado po ito at medyo mahirap ilagay para sa mga baguhan. Kaya po tuturo ko sa inyo kung paano na ilalagay ito ng wasto sa bote. Yahoo! Okay, simulan na natin. So una, ay bubuksan muna natin. Ito po ay sanitized na. Galing po ito sa Amazon. So, okay. Ayan na. Medyo okay naman ang feel niya. May mga nakalagay siya na Monin. Oh, ayan. I-squeeze natin siya. Tanggalin natin sa pagkaka-ano niya. Ayan na po. Bali, ganyan siya. Bago nyo siya ilagay, susukatin muna ninyo kung hanggang saan. Pag lumubog siya, so kailangan siyang putulan ng kaunti. Ayan, putulan siya ng kaunti. Mga ganyan dali. Ayan, gusto ko ba puputulan? Ready na puputulan sa kabilang dulo. Kabilang dali. Ayan, putulan natin siya. Babalik na natin. Ayan. Pagkatapos, pagkabukasin nyo nitong bote ng Monin, makikita ninyo sa loob, may nakaharang na plastic. Tatanggalin lang yun, tutukabin lang yun, galing gamit ang kutsara. So, pagkatungkab, pak, tatanggal, kakabit na natin. Wala na. Tanggal na siya. Pero tinanggal ko kanina. Oh, tanggal na siya. Ito naman ay malinis galing sa plastic at saka hinugasan na natin pati ito nung habang na-post ko ang video, nang habang na-edit ko, na-post ko, hinugasan ko na. Abi. Tapos, irerelaan nyo na kaunti. Ganyan. Oh, may maririnig kayong tunog. At makikita nyo na yun ay sasagar sa dulo. Yun, makikita nyo. Sa dulo. Rusong ko. Oh. Isang pump nito is 10 ml. So ginagamit ito sa mga sa latte, sa coffee, kahit anong kape na inyong gusto na medyo magandang flavor. Meron akong magandang recipe ng coffee na ginagamitan ng white chocolate, caramel, vanilla, at saka mint. Napakasarap. Tuturo ko sa inyo susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Susunod po ulit. Peace out, baby friends. Thank you.